auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag. Ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan. Mga presidente, mga opisina sa presidente, down. Cabinet, lahat yan hanggang baba. Doon sa mga pantalana. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ang husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo, ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. The President is controlled by Congress. Everybody there must bow to the majesty of Congress because they hold the money of the people. How much to be spent? Ilang ibigay dito, ilang ibigay doon, maliit dito, maliit malaki doon. That's your prerogative. It's a constitutional prerogative. So, what is the defense? Kung magloko sila, magnakaw sila, mag excessive expenses. The defense is in the constitution. And it says the right of the people to be informed must be is majestic. Diyan lang makita natin, pati akin, nung presidente ako, nung congressman ako, sige, buksan ninyo. Buksan ninyo para malaman natin. Makita ninyo doon. Kasi gusto ko, Pastor, makita. Yun, napakinggan po ninyo, mga tol, ha? No other than Rodrigo Duterte, the former president, categorically state that the Commission on Audit takot sa Congress. Naniniwala ba kayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi parang ang hirap paniwalaan ng isang independent commission, constitutional commission, which is the Commission on Audit, ay matatakot sa Congress. Kapag ka natakot sila sa Congress, di ibig sabihin, nilalabag po nila ang kanilang mandato under the Constitution. Ano po ba ang sinasaad ng ating Constitution? Una, sa Article 9, 1987 Constitution, Paragraph D, Section 2, nakalagay po dito ang power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts, blah, blah, blah. In short, merong mandato ang Commission on Audit to audit all government agencies and instrumentalities. Kasama dyan ang Congress.
Ngayon, ibig sabihin ba nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ginagampanan ng Commission on Audit ang kanilang trabaho dahil po ito ay natatakot sa Congress? Sinasabi rin po sa Article 6, Section 20, kung gaano dapat ka-transparent ang Congress. The records and books of accounts of the Congress shall be preserved and be open to the public in accordance with law. And such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. At makikita po natin ito sa website ng Commission on Audit. In fact, kahapon sa ating live streaming, ipinakita po natin that more than 24 million pesos was spent by Congressman Paulo Duterte, your eldest son, I believe. At yon ay inaudit ng Commission on Audit at walang irregularity doon sa paggasta niya ng pera. Ngayon, bakit mo sasabihin na ang Commission on Audit natatakot sa Congress? Eh kung babalikan po natin ang nakaraan, kayo po yata ang dapat katakutan ng Congress. Kasi ito po yung mga balita kung saan kayo ay pabiro, pero lahat ng biro ninyo may laman. Ano ang mga balita po na ito? Sabi po noong August 17, 2021, Duterte to COA, stop plugging agencies. Don't publish report. Dinidiktahan ninyo yung Commission on Audit dito. Ito pa, Duterte jokes. Push COA auditor in Ilocos Norte down the stairs. Ito pa, Duterte tells cabinet secretaries to ignore COA reports. Wala namang mangyari dyan. At ito pa, Duterte jokes. Let's kidnap, torture COA personnel. Aba, dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakalimot yata kayo. Hindi yata Kongreso ang dapat katakutan ng Commission on Audit kung hindi kayo na publicly nag-announce na nagpapatay ng mga taga Davao using confidential funds at publicly threatening one of the active member ng House of Representatives na ipapapatay ninyo. Sino ngayon ang nakakatakot? Hindi yata ang Congress kung hindi kayo dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ang latest uploaded video ng isang YouTube channel ng SMNI, pero inerin po ito sa kanilang television network yesterday, October 17, 2023, kung saan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay muling nagpahayag ng mga hindi kanais-nais na pahayag laban sa Commission on Audit, particular din po sa House of Representatives. Panoorin po natin ang episode po na ito ng SMNI na inere kahapon at in-upload kanina sa YouTube channel. Ating pinakamamahal na former president at ngayon ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Pastor. Magandang gabi sa Kingdom. Magandang gabi sa buong bayan. Mukhang mabagal nang mag-isip itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Mahalata mo na talaga na medyo nararamdaman niya na po yung kanyang katandaan. Anyway, isingit po natin. Kapopost lamang ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at nananawagan ng pagkakaisa. Sigurado tameme ang mga nananawagan ng Protect Sara dito sa post na ito nitong si Sara Duterte. Basahin po natin. Ayon po dito kay Vice President Sara Duterte o Sas Rogando Sasot, pakinggan mo ito, ha. Sinasabi ito ng Madam Vice President mo. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa kagawaran ng edukasyon. Hindi na yata si Tio Moreno ang sumulat nito, mga tol, kasi parang walang
galit sa Pangulong Bongbong Marcos eh, ang statement na ito. Pag si Tio Moreno, merong galit eh. Kaya tingin natin yung sumulat ng kapag kayo'y lumalaban sa confidential funds, kalaban kayo ng kapayapaan. Tingin ko si Tio Moreno yon. Pero ito mukhang hindi. Tuloy natin. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago ng aking naiambag sa pag-unlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa serbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin, pinangunahan niya ni Sas Rogando Sasot. Let's assemble! May nakapag-assemble ba? Wala! Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Walang dapat na magsisihin dyan, Vice President Sara Duterte, kung hindi ang opisina ninyo. Kasi in just 11 days, ginasta ninyo yung 125 million pesos. Kung hindi nyo ginasta yan in just 11 days, eh hindi magkakaroon ng issue. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyaking ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag sa pagtataguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Syukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Education, Secretary of the Department of Education, October 18, 2023. Napakagandang panawagan! Palakpakan! Nananawagan ng pagkakaisa ang Vice President Sara Duterte. Eh ang problema, itong tatay niya, ayaw tumigil, binanatan pa ang House of Representatives kung saan member ngayon ng kapatid ninyo na si Congressman Paulo Duterte at ang Commission on Audit. Sinasabi niya na takot daw ang Commission on Audit sa Congress. Nakalulungkot yan kasi yung anak niya ngayon, nagpapakumbaba na, ewan natin kung totoo. Pero ito yung tatay, daldal na naman ang daldal at naninira na naman ng institusyon sa ating gobyerno. Tuloy po natin ang pahayag niya po rito. Ng Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Pastor, may if you want to yes, make the opening statement, yes, or I will... We have discussion points, Mayor. Number one, previous statement on the previous Gikan sa Masa para sa Masa episode, you demanded an audit from the high-ranking officials, especially those in Congress, on how they spent money for public funds. Okay, lilinawin natin ha. Katulad po ng pinakita ko sa inyo, nakasaad po sa ating konstitusyon na ang Kongreso dapat merong records and book of accounts na preserved and open to the public in accordance with law and shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member, including the Speaker of the House. Lahat yan nakalagay sa COA. Makikita po ninyo sa COA website yan. Kaya, bakit pinalalabas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ino-audit ng COA ang Congress? This has prompted different reactions from lawmakers, most of whom vouch for the integrity of the lower house and their strict adherence to the law. In fact,
a 60-member party list coalition maintained their support to the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institutions. Your reaction to this, Mayor? Before that, basahin muna natin ang balita kahapon. Ngayon pa lang umaga. Sabi po dito sa PhilStar, House Defense Confidential Fund Realignment. Manila, Philippines. Former President Rodrigo Duterte and Vice President and Education Secretary Sara Duterte should not be offended by the decision of the House of Representatives to realign confidential funds of the latter House members declared. It is essential to understand, according sa isang mambabatas, that this decision was made for the benefit of the nation and not as a personal affront. Oh no, this is the joint statement of the political leader parties, dyan po sa political party leaders, dyan po sa House of Representatives, to affront, a personal affront to any individual including VP Duterte. The beneficiaries of the House realignment of the confidential funds from the Office of the Vice President and the Department of Education, which kasama pa rito ang Department of Agriculture, Foreign Affairs and Information and Communication Technology, ay napunta ngayon sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, and Philippine Coast Guard for 300, 100, and 200 million respectively. Sabi pa po dito, it is still 5 years away from the next presidential elections and politicking among possible contenders at this early stage is the last thing the country needs, especially in light of economic challenges brought about by global inflation, among many others, according to lawmakers. The last thing we need right now is for crass, divisive politics, distracting us from the possible problems that could arise from this brewing crisis. Ayon po yan kay Camarines Sur, 2nd District Representative Ray Villafuerte. Oil prices, according to him, have begun to spike as a result of the ongoing Israel-Hamas conflict. The government needs to be prepared for the possible fallout resulting from this. Ngayon, ano ang ibig sabihin po nito? Huwag tayong mamulitika at pakinggan mo na dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ng iyong anak na si Vice President Sara Duterte na wala munang pamumulitika. Ang anak mo, kung pagbabasihan po natin ngayon, itong post niya, pahayag niya, tanggap na na wala na ang 650 million pesos confidential funds. Ngayon, bakit hindi ka mapigil sa pagsasalita mo at patuloy mong sinisiraan ang isang institusyon kung saan dati kang nabibilang at sa kasalukuyan nabibilang ang iyong anak na si Congressman Paulo Duterte? Parang ang hirap naman kasing paniwalaan na alam mo ang mga yan sa nakalipas na 6 na taon pero wala kang ginawa. Instead, ngayon ka nagdadadaldal at sinasabi mo na napaka-takot ng Commission on Audit sa Congress kaya hindi nila gagawing i-audit ang Congress. Tuloy tayo sa pahayag dito nitong si Rodrigo Duterte. Ano ang kanyang reaksyon? Pastor, hindi nakuha nila ang the rationale of the whole thing. Yung integrity ng institution ng Congress. Iba yung a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right of the people to be informed, lalo na sa pera nila. Actually, there is nothing to invoke. Bakit? This is publicly available. What we are going to do
is go to website ng Commission on Audit and basahin yung itemized list for each member of the Congress para sa sinasabi nitong audit. Kaya this is gaslighting, purely gaslighting ang ginagawa po na ito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. They want to shift the blame out of Vice President Sara Duterte for spending 125 million pesos confidential funds in just 11 days. Blaming now ito pong House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ganyan ang nangyayari ngayon. A purely gaslighting ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whether or not they are legitimate in the sense that they spent the money well, oh, okay lang yan. But, you know, hanggang bunganga lang yan. Wala namang magnanakaw nagsasabi. Oh. Alam mo, galing ako dyan eh, sa Congress. Ayun nga ang masakit, galing ka na sa Congress. Di ibig sabihin, gawain mo yung sinasabi mo ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakahiya naman yan. Ano? Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ang nagsasabi ng mga katagang ito. Presidente ka sa loob ng 6 na taon. Sa tingin mo, sa loob ng 6 na taon na pagiging presidente mo, ang Commission on Audit natakot sa Congress? Hindi eh. Kasi ang katotohanan, itong mga balitang ipinakita ko sa inyo kanina, Duterte jokes, let's kidnap, torture, COA personnel. Duterte tells cabinet secretaries to ignore COA reports. Wala namang mangyari dyan. Duterte jokes, push COA auditor in Ilocos Norte down the stairs. Duterte to COA, stop plugging agencies, don't publish report. Yan ang mga balita sa panahon ng iyong administrasyon. Kung paano mo binibirong takutin ang Commission on Audit. Tapos ngayon palalabasin mo na Commission on Audit takot sa Congress. Hindi Congress ang dapat katakutan ng Commission on Audit. No other than ikaw yon, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palagi ka nagbibiro, pero yung biro mo laging merong laman. Many years ago, during Estrada's time, we were the Congress that impeached Estrada. Nandoon ako doon. Sumimbro ako, huwag tayong magdukuhan. Alam ko ang ginagawa ng Congress. Sabi niyo tama? Well, for now, kung tatanggapin niyang tao yung sabi niyo tama, edi okay kayo. Bahala na ang tao. Parang ang nangyayari dito, nakakakita tayo ng isda na nabibingwit sa sariling bibig. Ano, ito ay pagpapakita lamang kung gaano kahindi maganda ang leadership nitong si Duterte. Sa loob ng 6 na taon, alam mo na pala na ganyan ang mga nangyayari. Meron ka bang ginawa, dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga ibinibintang mo ngayon sa Kongreso? Wala. Wala kang ginawa. Kasi bakit? Eh wala namang kasing katotohanan itong mga sinasabi mo. Sabi nga ng ilan, kung talagang meron kayong korupsyon na nakikita sa Congress, bilang abogado ka, mangalap ka ng mga ebidensya at sampahan mo na lang sa kaso, sa ombudsman ng kaso, ang mga sinasabi mong korup na kongresista dyan sa House of Representatives or the whole Congress. But itong most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. So, ang tinitira niya na rito, ha, yung mga political party leaders. Ha? Kasi sa nakaraang araw, nagpahayag po itong mga party leaders ng kanilang pagkondena sa mga binanggit po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa prior to this episode. With the same program rather, prior to this episode. Ito po yun, no? Ito po yung mga binabanggit niya na yan. Joint Statement of Political Party Leaders. Nagkaisa po ang mga political party leaders na ito na kondenahin ito pong mga binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
at sila ay nanghihimok na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay iwasan ang pananakot at paghihikayat ng mga maaaring makapanakit sa kasalukuyang aktibong miyembro ng House of Representatives. Yan ang dapat pagtuunan ng taong bayan eh. Ang katotohanan na sa kasalukuyan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nananakot at nanghihikayat pa ng pag-aalsa. Bakit? Eh binanggit niya doon sa kanyang pahayag na hinihimok niya ang taong bayan, ang mga magsasaka, mga mahihirap, mga kapulisan, mga kasundaluhan na mag-demand daw ng audit dito para sa House of Representatives. Pero ang punto kasi mga tol, walang dapat i-demand kasi publicly available yan eh. Ang problema lang sa mga panatiko nitong si Duterte, ayaw mag-research, ayaw magbasa, naniniwala basta-basta sa pinupuo nila. Well, ito, we can only find the throat or falsity of this statement. Parang depensa to eh. That the integrity, that he have spent the money well. Well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? It, pati itong party list. You're under the protection and let me find the word. And your sustenance, subsistence, nandyan sa speaker. At yung extra money ninyo na binigay beyond your salary. Grabe ano? Talagang ganoon ngayon ang sinasabi niya sa harapan ng publiko na paninira sa kasalukuyang speaker. Ang ibig bang sabihin niyan, gawain din niya ni Lord Alan Velasco? Gawain niyan ni Alan Peter Cayetano? Oy, mga kababayan po nating Pilipino, mga kagalang-galang na senador, Alan Peter Cayetano, yung 10,000 pangako mo, hindi pa po nakakalimutan nyo ng mga Pilipino ha, pero pinapaalala po namin sa iyo ngayon na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte insinuating that the speaker ay merong say sa lahat ng mga budget na maaaring maging kapakinabangan, partikular na mga kongresista. Ginawa mo ba yan, Senator Alan Peter Cayetano? Congressman Alan Lord Velasco, tama ba yung pangalan niya? At kung sino pa yung mga naging speaker sa panahon po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, I believe si Pantaleon Alvarez, pero pinatalsik. O, gawain nyo ba yon? Kasi yun ang gustong palabasin dito eh, nitong si Rodrigo Duterte, na gawain nyo yung ganyan. Makikita yan eh. And you would find it a horror. Maybe when they finally opened the records that their salary is just a pittance to what allowances they are receiving. They are receiving more than what the law allows. Salary plus allowances. Pwede ba yon? Another allegation para sa mga kongresista. Mga kongresista, 312 po kayo, including Congressman Paulo Duterte. Sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, you are receiving more than what is allowed under the law. Abogado yung nagsasalita, ha? Nakanang teting na yan, nakakalimutan yata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya Pangulo, wala na siyang immunity para sa kaso. Ngayon, sinasabihan niya na ang mga kongresista tumatanggap ng higit kung ano ang itinatakda sa batas. Tuloy natin. And ito ang sabihin ko sa iyo, my kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office,
Ino-audit lahat yan. Mga presidente, mga opisina sa presidente, down. Cabinet, lahat yan hanggang baba. Doon sa mga pantalana. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ng husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Boom! Ano kayang masasabi ngayon ng Commission on Audit dito? Harap-harapan po ito sa publiko na inaakusahan kayo na mga takot kayong mag-audit sa Kongreso. Pero, merong sino bang dapat katakutan? Yung nagbanta, di ba? Nakidnapin ng mga COA personnel. Dating Pangulong Rodrigo Duterte yon, pabiru yon, pero may laman yon. Tuloy natin. Hindi ino-audit ang Kongreso. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag. Hindi ino-audit? Eh ano ito? Trabaho ng Commission on Audit na i-audit ang Kongreso? Ibig sabihin, walang kwenta ang Constitutional Commission na Commission on Audit kung hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Sino ngayon ang paniniwalaan namin? Kayo na nagsasalita lamang bilang isang ordinaryong individual na sa kasalukuyan, o ang mga opisyales patuloy dyan po sa Commission on Audit na tumusunod, tumatalima sa itinatakda po ng batas? And despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. The President is controlled by Congress. Everybody there must bow to the majesty of Congress because they hold the money of the people. How much to be... Grabe, no? Everybody there must bow to the majesty of the Congress. Manteting na yan. Huwag na tayong magbulahan, dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Speaker of the House cannot be Speaker unless there is a blessing coming from the President. Alam mo yan, hindi magiging Speaker si Gloria Macapagal Arroyo, si Pantaleon Alvarez, si Lord Alan Velasco, si Alan Peter Cayetano, without your blessing. Hindi magiging Speaker si Martin Romualdez without the blessing of Ferdinand Marcos Jr., our current President. Kaya wag nyo kaming bulahin dito. Ano? Kung meron mang magbabaw, perhaps, baka sa Pangulo. Pero sana, hindi umiiral sa kasalukuyan ang ganong sistema sa nakalipas na 6 na taon na ginawa mo. Kasi parang ang nangyari sa panahon mo, baw sa'yo ng baw lahat. Ha? Walang makalaban sa'yo. Eh. Kasi either natatakot sila or nakikisama sila sa'yo dahil popular ka that time eh. Pero ngayon, lantad na sa taong bayan kung ano ang pinagagagawa po ninyo before. Spent, ilang ibigay dito, ilang ibigay doon, maliit dito, maliit malakal yun. That's your prerogative. It's a constitutional prerogative. So, what is the defense kung magloko sila, magnakaw sila, mag excessive expenses? The defense is in the Constitution. And it says the right of the people to be informed
must be is majestic. Nakalimutan niya na yung sasabihin niya. The right of the people must be majestic daw, sabi niya. Pero sa aking pagkakaalam, dapat priority ang karapatan po natin to public information. Kasi that is our constitutional right. Oh, pero actually, hindi natin dapat nang igiit eh. Kasi available nga sa COA. Ang gagawin lamang natin, pumunta tayo sa COA website at suriin ang mga dokumento na naka-upload po sa kanilang website at tingnan natin individually ang mga kongresista kung paano po nila ginasta ang kanilang pondo. Diyan lang makita natin, pati akin, nung presidente ako, nung congressman ako, sige, buksan ninyo. Buksan ninyo para malaman natin. Sige, buksan natin. Payag kami. Wala namang problema dyan. Sa aming mga Pilipino, wala pong problema. Payag kami. Buksan natin lahat. Pati yung pagiging mayor nyo sa City of Davao, pati ng anak ninyo, ang kasalukuyang kongresista na si Paulo Duterte, yung pagiging pangulo ninyo, lahat, 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 buksan, ipakita sa harapan ng publiko. Walang problema dyan, hindi po kami matatakot dyan. Makita ninyo doon, kasi gusto ko, Pastor, makita. Kasi ako, mayor, I hold every other week a command conference. Buhay pa yung mga tao na yan hanggang ngayon. Oh. You can check with DEB and with COA. Igay ko ang pera dyan. Hindi ko yung binubulsa. Nung na-presidente ako, almost every other week may command conference kami. AFP, consisting of the Air Force, Army, Navy, and the police. Diyan sa Malacañan, magtanong kayo ng isang general o magtanong kayo ng isang colonel dito sa inyo o magtanong kayo ng major kung hindi totoo ang sinasabi ko. Locus talking, ano? Parang walang korupsyon sa panahon ninyo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. E ano yung sinampahang kaso sa mga tauhan ninyo? Partikular itong si Atty. Lau na kasakasama ninyo sa City of Davao nung kayo ay mayor pa lamang. 4.4 or 4.8 billion pesos sa issue ng Parmali deal. Meron pang almost 1 billion pesos para sa laptop bill. Sino ang involved? Procurement personnel. Si Atty. Lau, tao ninyo yun. Tapos ngayon, sinasabi ninyo, malinis kayo. Pag hindi totoo ang sinasabi ko, hindi na ako harap dito. At ang command ko, command conference ko, every other month. Wala kami pakialam sa command conference na yan. Ang pakialam namin, how you utilize the funds. Sa'yo mismo nang galing. Ginamit mo ang confidential fund para magpapatay ng tao. Hindi sa amin nang galing yon, sa inyo mismo. You use confidential fund to kill people in Davao. Eh, nung panahon kaya nung pangulo kayo, you have several billions of pesos as your confidential fund. Ilan kaya ang pinapatay ninyo nung kayo ay pangulo? Hindi natin alam. Wala naman kasing ebidensya na magsasabi dyan. Pero, ebidensya ang video na yon kung saan inamin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte that during the time when he was mayor at City of Davao, nagpapatay siya ng mga taga-Davao using confidential funds. At using that confidential funds to kill someone is illegal. Yan, yung video na yan, nasa ICC na po ngayon. Bahagi na po ng ebidensya laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And sana, maghimala.
mag-isip ng kasalukuyang gobyerno na lumahok na po tayong muli sa International Criminal Court at papasukin na ang ICC once and for all para matapos at matuldukan na kung talagang meron nga bang violations of human rights sa natapos na war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.